Hey guys, welcome to Mavi TV. And in this episode, guys, we will be talking about the alternative way to be part of the Department of Education workforce as a public school teacher, no? As an alternative, hindi na kayo dadaan sa ranking, hindi na kayo magdidemo teaching. Mga skill test dyan. So stay tuned, guys. We will be talking about that. And don't forget to subscribe in this channel if you are new. Then just hit the subscription button below and hit also the notification bell. Okay, guys, let's do it. Maraming bago ko ituturo sa inyo, bago ko sabihin sa inyo ang isang paraan, yung unang paraan, anuhin muna natin, alamin muna natin yung process ng regular process kung paano ka magiging guro or public school teacher sa DepEd. Okay, let's go to Google, guys. Let's go to Google. Process of being a regular recruitment process. DepEd. Okay, so titingnan muna natin, guys, ang recruitment process ng DepEd, guys, no? Okay. Ito. Ano ba? Recruitment, selection, and placement. Now, okay. So, pupunta tayo sa website, na? Yung website ni DepEd. Para, ano to yung source natin? Para, yung source natin ay credible talaga, guys, no? Hindi tayo pupunta sa mga ibang sites. Okay. So, here is the guys. So, this is the recruitment process, guys, ni DepEd. Para ma-hire ka bilang teacher 1. Okay. The recruitment, selection, and placement RSP system is a core component of the overall strategic human resource management system or Department of Education. Okay. Dito tayo, guys. So, how to apply? So, more yung flowchart. Ito yung flowchart, guys, ni DepEd bago ka maging teacher 1. Okay. So, first, posting of vacancies, creating personal selection board. Creating a personal selection board, submission of applications, assessment of appointing authority, posting of selection lineup, so screening and evaluation of applications, posting appointments. Dami, no? Dami. So ito mga requirements. What are the recruitment requirements for senior high school? So ito, guys, ito yung mga requirements, guys, no? Dami. Kailangan mo to i-comply lahat, no? Comply mo to lahat sa DepEd bago ka ma-hire bilang teacher 1. So here, how do I apply in DepEd as teacher 1? What is the process of teacher application? So first, you have to coordinate with the school's division office in your locality, refer to the memorandum or call for application issued by the SDO. So daming gagawin, guys. Vacant position, salary grade, qualification standards, documentary requirements, list and timeline of activities, deadlines, attend orientation for applicants, if any, organized by the SDO. Dami, guys, no? Cool. So, ngayon, guys, no? If, kung gusto mo malaman lahat ng detalyeng nito, guys, just visit the site of, I will post the link in the description below, no? Para ma-visit mo ang ano to, ang site na to. Okay, so next, guys. So dami pala nito, oh. Ito pa mga documentary requirements, mga education. Actually, the documentary requirements is standard yan. Okay, so academic sports. Okay, so let's escape this, guys. Escape this, guys, because grabe ang process, no? Pahirapan to, lalo na pag wala kang
na wala kang kilala, no? Wala kang kilala sa division, sa district, no? Wala kang kilala ng principal. So kaya nga minsan yung iba, yung mga kasamahan ko, nagtataka sila bakit yung mga bagong graduate, kaka-apply lang, kuha kaagad. Yan. So dito, ituturo ko guys kung paano guys. So actually I have two guys, no? I have two alternative way guys nga para makapasok, para ma-hire ka sa DepEd guys, okay? So first guys. Okay, so first way guys kay through this program guys. Maybe you are familiar with this one. Wag na lang dito sa kwan. Diretso na lang tayo sa Google guys. So diretso tayo guys para malaman natin, no. So ito ang first guys, ha. First na alternative para makapasok ka sa DepEd, no, bilang school, public school teacher. Okay. Sa para ito guys. Sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Okay. So ito. So dapat 'yan. I-ano mo 'yan, i-search niyo 'yan. Malalabas 'yan, marami ang ito. Ito ang program guys. This is a collaboration guys. Collaboration of DepEd, DOLE, at marami pang mga ahensya ng gobyerno guys ang nag-collaborate guys for this program. Okay, so this is not hindi ito bugus, no? Hindi ito scam. Okay, we will walk through guys through this program para malaman niyo kung ano ito, no? Actually guys I have two co-worker in Taiwan guys. They are licensed professional teachers. Then before they go to Taiwan, they are licensed professional teachers. Nag-abroad na lang sila dahil ilang beses na sila nag-apply, nagpa-rank sa DepEd, hindi pa rin sila makuha. So ito sila. So ngayon, pagbalik nila sa galing sa Taiwan, 5 to 6 months deployed na sila kaagad dahil sa program na to. Okay. So sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Okay. So hindi ito guys. Balik tayo. Dole. Okay, so may video sila guys. Kayo pwede nyo yan tingnan. So sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Saan kaya dito? Okay, tingnan natin to guys. So ang kagandahan nito guys, bilis talaga ng ano guys. Imagine guys. Again, this is not this is exclusive guys for teachers, licensed teachers guys. Before sila nagpunta sa abroad. So ang requirements lang ay mag-iisa kang OFW para makapasok ka sa DepEd. At ang tawag dito guys, assist will stands well, assist well. Stands for welfare, employment, livelihood, and legal assistance. Okay, let's walk through guys. Babasahin natin to kasi ito ang importante. Originally conceptualized for repatriated OFW from crisis emergency situations pursuant to the relevant alert level systems. The program was expanded to gain back the Filipino workers overseas and reverse out migration by enhancing their skills and providing them with the option to stay in the Philippines to work for better paying job or set up a lucrative business at home. Such is the case of household service workers in Hong Kong who passed the licensure examination
for teachers. Let under assist well sa Pinas ikaw ang Ma'am Sir Project. So, ano rin guys, pwede rin pala yung ano yung mga education graduate, no? Na pwede ka mag-take, no? Pwede ka mag-take ng licensure examination dun sa abroad. The project is open to domestic workers and other OFWs in many parts of the globe. Qatar, Riyadh, Al Kubar, Abu Dhabi, Israel, or Thailand. In my case, guys, yung mga kasamahan ko sa Taiwan kami nagtatrabaho noon. So again, this is for OFW. So kahit saan kang bansa nagtatrabaho, pwede ka dito, no? In general, the Assist Well program aims to ensure the successful reintegration of OFWs into their family, community, and local economic system. Specific to sa Pinas, ikaw ang Ma'am Sir Project. It aims to retrain household workers on the skills set needed for the Teacher 1 position in DepEd. So, ang program na to guys is focus, no? Mura naka-focus siya sa teacher deployment sa DepEd. Kasi ano eh, yung DepEd, palaging nag-ano yung DepEd na kulang yung teachers, ganyan. No? Kulang yung teachers, di ko maintindihan kung bakit kulang yung teachers. No? Then, maraming nag-a-apply, hindi nakukuha. Iwan ko. So, position in DepEd, get hired in their hometown. Okay guys, take note, hometown, no? Hindi ka i-deploy sa malayong lugar, in your hometown, and get out on plain domestic work. Apart from teaching positions in DepEd, these returning OFWs may opt to work in non-teaching and other occupations in both government and private sectors that are available in the Philippine labor market. Okay, so now guys, let's go to the program flowchart, no? Sa program na ito, sa Pinas, ikaw ang Ma'am at Sir. So first, OFW application, you go to your PULO or RO. So sa nung nakausap ko ang ano yung workmate ko guys na nag-avail sa program na ito, ay ang ginawa nila guys, nagpunta sila sa, since we are in Cebu, nagpunta sila sa regional office 7 doon sa Dole, no? Dole, Department of Labor and Employment regional office 7, nandiyan sa General Maximum Avenue yata yun, yung nasa malapit sa camp ano ba yun? Ano bang yung Cebu City police office, no? Camp Sotero yata yan, Camp Sotero. Yun, malapit dun guys. Nandyan ang regional office sa Department of Labor and Employment. So, magpunta ka dun. Magtanong-tanong ka lang guys about sa program na to guys. No? Para mas maganda kung magtanong ka guys. Hindi ka lang ano, mag-base sa mga sabi-sabi, no? Lalo na sa sabi-sabi ko. Dapat magtanong ka rin dun. Then, let's go to the second part guys, no? In RCO evaluation. So syempre ang basihan ng evaluation ay OFW ka talaga. So OFW ka, licensed professional teacher ka. So ganyan. Ganyan lang ang evaluation. Pangatlo guys, si NRCO, so doon lang yung part na sa iyo na gagawin mo. So si NRCO guys, sa kanya na yung ano, yung next moves, siya na ang bahala. So si NRCO officer mag-recommend kay Secretary of Labor, no? Ito NRCO pala guys is an office under sa Department of Labor and Employment, no? Exclusive for OFW. Tinatawag siyang National Reintegration for OFWs. Okay, so magre-recommend siya guys sa Secretary of Labor. Then pang-apat guys na proseso, si Secretary of Labor mag-i-endorse naman sa pangalan mo sa DepEd. So sila na ang bahala nito. Hindi natin alam kung dito ang mas mabagal guys, kasi alam mo na ang mga gawain nila, no?
Pero may sigurado. Sigurado nung papasok ka talaga kaysa mag ano, magrang-ranking ka. Mas maganda guys kung magpaparang ka at mag-aabil ka nito. 'Di ba? Para dalawa. Okay, let's back to the ball game. So si Secretary of Labor, again si Secretary of Labor mag-i-endorse sa pangalan mo kay DepEd. Si DepEd naman mag-i-screening naman siya. Titingnan niya kung qualified ka ba, no? Ganun lang. Then si pang-anim guys na process guys si DepEd, no? DepEd inform concerned school superintendents about qualified applicants. So yung pangalan mo guys na ipinapasa na from DepEd National Office to the Division Office then to the District Office. So nandun na yung pangalan mo, may movement na sa pangalan mo. Parang okay na. Maliit na lang ang kulang, no? So DepEd informs concerned school superintendents about qualified applicants. Pampito guys, no? The qualified applicants submit documentary requirements. So, okay na. So, magsasubmit na ng documentary requirements ang applicant. Pangwalo guys, DepEd preparation of plantilla position. So, okay, bibigyan ka na ng plantilla guys. Actually guys, ito no? Ang plantilla ito guys, sigurado na to guys kasi sa amin I am a DUST scholar, you know? DUST scholar ko may items talaga kami guys, no? May ginagawang items na budgeted na 'yon na para talaga sa amin guys. So ito kagaya din ito sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir, may items na talaga 'yan, no? Ang pag-ano na lang, no? Para sigurado na. Ito pang siyam guys, appointment as teacher 1. So ito guys, ito ang pinaka last guys. This is ito na ang final moment mo na, no? So in this process guys, so you will be hired as teacher 1 sa ano, so yung mga coworker ko sa Taiwan guys, yung may dalawa kasi sila, yung isa taga Bohol, isa taga Bohol, yung isa taga San Fernando Cebu, no? Ang ngayon ang isa na sa ano ba yan, si yung isa na sa Panglao parang ganyan pa, Panglao, at yung isa na sa Pitalo Elementary School. Okay, Pitalo San Fernando, yun siya na na-deploy. Okay guys, tingnan pa natin dito sa baba guys. To learn more about the program, okay, please contact. Okay, so in this part guys, so ang kukontakin natin guys, since we are in my case, no, in our case, if we are in Cebu, syempre kung taga Bohol ka or ano ba, kung syempre kung taga Luzon ka, doon ka pumunta sa ano, sa DOLE, no, Regional Office ng Department of Labor and Employment sa inyo. So since I am in Cebu, we are in the Central Visayas, in Regional Office 7, magpunta. So kung sa mga taga Cebu na gusto mag-avail sa program na ito, ito ah, puntahan nyo. Ito ang complete address guys, 3rd floor and 4th floor, DOLE, Regional Office 7, Building General Maximum Avenue, Corner Gorordo Avenue, Cebu City. Okay, then hanapin nyo lang si Mr. Dexter Paro, no? Oh, actually ito si Dexter Paro guys, ito yung nag-usap kami ng coworker ko na nag-avail nito. Sabi niya, itong tao ang kinausap niya guys, si Dexter Paro. So hanapin niyo lang, no, yung mga focal person, yeah. Mga focal person na yung mga in charge sa program na ito guys. Sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. Okay, so what is SPIMS project? So sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir project. It is an OFW reintegration convergence project of DOLE. Again, it's a collaboration guys
DOLE, DepEd, and other government agencies such as PRC, CHED, TISDA, PNU, among others, which provides opportunities for OFW late passers to return with employment and practice their profession as teachers. So, mostly guys, nung nasa Taiwan pa kami kasi, maraming OFW sa Taiwan, mga factory workers guys, no, so, nagtatrabaho sa mga factories. Pero may iba rin na household workers, ganyan. The program aims to gain back the Filipino workers overseas, particularly the OFW late passers. Okay, so specific talaga siya, no? Parang priority ang OFW late passers, and providing them with the option to stay in the Philippines to work as teachers. Okay, next, what are the objectives of the project? So, offer options for local employment as teacher one. Okay, sino bang hindi gusto nito? Okay, retrain OFWs through the conduct of online refresher course on the skills needed for the teacher one position. Okay, ito guys, yung isang kasama ko sa Taiwan guys, yung isa yung taga Bohol, may experience siya sa private schools. So bali naka-teach siya for about 5 years, pero hindi pa rin siya nakapasok sa DepEd. So ang ginawa niya, nag-abroad siya. Then ang yung pangalawa guys, yung taga San Fernando Cebu, ang trabaho niya ay wala siyang experience. So wala siyang experience. So ang ginawa niya ay nag online refresher course, no? Online refresher course. Ang naganda nito guys, ang Philippine Normal University, no? Ang di ba? Social. Who are qualified to apply? Okay. So the qualified to apply are the OFW late passers. So OFW late passers. Okay, guys, for education graduates guys na hindi na nakapasa sa hindi pa nakapasa guys sa LET, then pwede kayo mag take ng exam ha, doon sa abroad. Pwede yan. Sa pagkakaalam ko, pwede. With teaching experience within the last 5 years. So again, yung kasama ko sa Bohol, no? 5 years siya may experience sa teaching in private schools. With teaching experience beyond 5 years, below 5 years, and 5 years above, pwede. Without teaching experience, again, without teaching experience, yung taga Pitalo, San Fernando, wala siyang experience. So she undergo a refresher course. OFW who have arrived home for not more than 3 years based on the current year. Okay, so yung mga OFW na mag-avail dito guys, dapat na hindi ka lalagpas ng dapat hindi ka lalagpas ng 3 years staying here, no, before pagdating mo pa lang dito, trabahuin mo na yan, no? Huwag mong paabutin ng 3 years. Ako, how and where can we apply? Okay, so accomplish the application form online at in our subsidiary. Okay, so pwede kayo mag apply online. Ang ginawa ng dalawang kasamaan ko guys sa Taiwan, ito, nag-apply sila online guys. Then nag-visit din sila sa DOLE regional office. Again, kinausap nila si Dexter Paro, si Mr. Dexter Paro, ang officer in charge, no, sa NRCO, National Reintegration for OFWs. National Reintegration Center for OFWs. You may also visit and add NRCO Facebook account at okay. So again guys, there's the project flowchart, makikita ninyo. Don't worry guys, I'm gonna provide the link in the description below guys, no, in this site.
para kung gusto nyong basahin ulit, then you're free. What is the online refresher course? Again, ito guys, ito ay para sa mga applicant na wala pang experience. Okay, so bali kaka-graduate lang sa college, nag-take na exam, nakapasa, then nag-apply, hindi nakuha, nag-abroad. So kung gusto niya mag-avail ito guys sa program na to guys, dapat mag online refresher course. It aims to update and enhance the pedagogic skills and knowledge of inactive teachers and those licensed professional teachers employed in non-teaching positions abroad. Oh, so again guys, just like in Taiwan guys, no? Just like in Taiwan, mga teachers licensed professional teachers, licensed nurse, dami, mga license yun. Pero nagtatrabaho sa factory guys, no? Just for experience. Pwede. Decision nila yun eh, okay? It is flexible and self-paced program designed for maximum relearning for of various foundational competencies in particular specializations. It helps education degree graduates to be updated with the demands of the present day educational practice. It is intended for OFW lit passers with teaching experience beyond 5 years and no teaching experience. So if your experience teaching guys na lumpas na ng 5 years, no? Babalik ka, mag-refresher course ka. The Department of Labor and Employment, DOLE, through the National Reintegration Center for OFWs. So ito ang office at DOLE guys na targetin nyo pag nagpunta kayo sa regional office. To hanapin nyo tong opisina na to. Has tapped the expertise of the Philippine Normal University to provide the online refresher course to qualified OFWs who are interested to return home for good to become public school teachers. Okay, nice. DOLE. DOLE in RCO will endorse to PNU the list of identified OFW lead passers for the conduct of refresher course. Okay. Kung ma-experience ka guys, 5 years, no? 5 years experience, okay ka. PNU will contact the OFWs through email, no? Ito ang ginawa ng kasama nyo guys na taga Pitalo guys, no? Ito ang process na kanyang dinaanan niya bago na-hire na appoint bilang teacher 1. For 2015, the online refresher course is offered free of charge. However, a minimum amount of 1,500 should be paid to PNU by the enrollees as certification. Okay. So, yan guys. So yan ang unang alternatibo guys para makapasok ka sa DepEd guys. Ito, sa Pinas, ikaw ang Ma'am Sir program. Okay guys, so ayan guys, ipapakita ko sa inyo guys yung kasamahan ko guys, no? Ipapakita ko sa yung Facebook nila, no? yung taga Bohol at yung taga Pitalo para makita ninyo guys, para makita ninyo or mapiin ninyo, para matanong ninyo kung may mga karagdagang mga gusto kayong itanong sa kanila, no? Para may kasi sila yung mas nakakaalam guys, kasi sila yung dumaan sa process ng programa ito. Okay, let's go to Facebook guys. Ito pala sila ay ano yung mga kasamahan ko to sa ano sa church, no? Sa church. We work in Hsinchu, Taiwan, no? Okay. So pasensya na, mahina ang internet.
Okay, so Facebook, let's go to Facebook, guys. So ganito guys, ganito guys, may ano dito eh. Kasi makukumpay natin guys eh pag kung ikaw ay kung dadaan ka sa proseso guys, kung dadaan ka sa proseso na yung regular process of recruitment did, the chance of getting hired guys is 50-50. That is 50-50. But if you are going to take this alternative guys, no, you have to invest time, money, and etc. Pero the chance of getting hired to have a stable job guys as a teacher one in DepEd is 100% sure. Ganito lang. So parang kung may ano, kung nahihirapan kayo, no, lalo na kung wala kayong mga kakilala diyan sa DepEd, mga principal, mag-abroad muna kayo. 2 years, 3 years. Balik kayo dito. Abil nyo to. Magkasama na tayo, guys. Tagal. Tagal ng ano? Walang internet. Magka nagloko na naman si Smart, guys. Okay. Palit tayo ng network, guys. Kasi parang nahihirapan eh. Okay, may malakas dito. Whoa, humihingi ng password. Okay. Palit tayo ng network guys. Palit tayo ng wifi kasi mahina eh. 1 bar lang. Okay, hintay lang tayo. Hinga ng malalim. Okay, so we're connected guys. Refresh natin to, ang Facebook. Okay, sana may ano, sana may... Okay, so, good. So, great guys. Hanapin natin guys yung, ano, yung first, hanapin nyo yung taga-Bohol guys, no? Na naging teacher was hired by DepEd through this program. Sa Pinas, ikaw ang mom at sir. Okay. Ang pangalan niya guys ay ano, ang apelido niya Hora. Tingnan natin. Hora. O ito, yung unang lumabas. Ito yung taga-Bohol na nag-apply sa program na to guys. You can search here guys in this Facebook and you can have a private message. Actually guys, sinabihan ko na sila itong dalawa na i-check ang messenger nila para baka may mag-ano, baka may mag-team private message guys ba na gusto magtanong. Okay, tingnan natin guys. Okay, so ito yun guys, no? Ito, si Mary Grace Hora. So, siya yung taga-Bohol. Titingnan natin yung conversation namin guys kasi nandun eh. Ito. Okay, so ang assignment niya guys sa Panglao Central is elementary school, no? Gakontest me kahapon, busy mas, okay. So, yan ang conversation namin. Meron pa rin siyang sinabi sa akin, guys. Wala mo, available module ako, subjects. Hindi ako busy module, eh. Or, depende sa vacant, makatag sila mga school na. Ito, guys. Okay. Okay. Loading much, guys. Pasensya na. Okay. Maudod. 9 years ko nagparang. See guys, ito. 9 years. 9 years pala siya nagparang, guys. No? 9 years siya nagparang. Pero, hindi pa rin siya makuha-puha. No? Maudod na nakatabang taon ako. With this program, guys, now, Mary Grace Hora is now a public school teacher. So, huwag kayong mawala ng pag-asa, guys. May mga paraan, guys. Okay, so Mavi TV marketing. Okay, so loading. Okay, ito guys. After 6 months pa naabot ako item. So
when during nag-apply siya guys, after 6 months guys, no, ang process, at least sure, no? Okay, so pwede po Lucy kay lain-lain may case. Okay, so let's go to Lucy guys, no? Lucy, Lucy is the nickname guys sa yung ibang kasama namin na taga San Fernando. Okay, puntahan natin si Lucy guys, hahanapin natin si Lucy. No. Okay, so hanapin natin si Lucy guys. Lucy Alforque. Okay, so Lucy Alforque. Ito, ito si Lucy guys. Ito yung taga San Fernando, Cebu. Guys, no, na again, magkaiba ang kanilang ano guys. Again, magkaiba ang kanilang situation. Si Lucy Alforque, wala siyang experience. So, dumaan siya ng refresher course. Samantalang si Mary Grace Katsi Hora, may experience siya guys. Yan. Yan yung process nila guys. So, si Lucy Tapia Alforque, working now guys in Petalo National High School. Okay, so Petalo National High School. Okay, so guys, if you need more information guys, no, I highly suggest na you contact this itong dalawang to, no, kontakin niyo sa Facebook, tanungin niyo para may inputs din kayo guys, kasi limited lang yung alam ko eh. Yung alam ko ay may program na ito na ganito. Kaya sinishare ko sa inyo guys. Okay guys, so that is the first alternative way. Meaning dip ed without undergoing demo teachings, ranking, and etc. processes. So, I hope this video is helpful to you guys, especially to the OFW community and to those who are yung mga matagal nang nagpaparank, no, matagal nang nagpaparank sa DepEd pero hindi pa rin makapasok dahil walang mga kakilala. So I hope guys this video is helpful to you guys. And don't lose hope, because this is the way, and we will play this way. Good job. And guys, before anything else guys, don't forget to subscribe this channel by clicking the subscribe button below guys, and also don't forget to hit the notification bell so you will be updated for our next videos. See you soon guys.